Okay, so complete na tayo. So good morning na pala. Good morning, everyone. Welcome to the MPL Grand Finals Press Conference. This is between RSG Philippines and Smart Omega. First of all, congratulations to Smart Omega for being one of our representatives for the upcoming MSC. And syempre ngayon, we are now ready to take in questions from the media. Who would like to start? Left side, right side. Okay, Ms. Angela from ABS-CBN News. Hi. First of all, congratulations for securing the MSC slot. Ang question ko lang is, sa mga teams na makakaharap nyo, who do you think is yung pinaka, ano, aside from RSG, yung pinakamalaking threat sa, ano, outside of the Philippines, yeah, for MSC? Thank you. Hello? Tingin ko isang team na papalag sa amin yung RRQ sa Indonesia. Kasi lagi rin namin sila nakaka-screen kaya alam namin yung mga potential nila kaya ayun siguro yung isang threat sa amin. Both sa RRC. Okay, Sir Ed from GMA News. My question is about the finals. Dun sa laban nyo sa RSG, saan kayo banda nahirapan? In what part of the game? Sa draft ba? Or was it something na ginagawa ng RSG na nahirapan kayo? Or ano yung factor bakit sila yung nanalo? Siguro yung laban namin sa RSG, pinakainahirapan kami. Yung ginagawa nilang play, ayun yung pinakainahirapan kami. Kasi sa amin kasi, parang turtle fight, ganun. Pero sa kanila kasi, parang ano eh, kahit wala pang turtle, lumalaban na sila. Tapos, siguro pinanahirapan din kami i-adjust yung draft namin. Kasi di na siya gumagana laban sa RSG. Nung last game namin, trinay namin yung Estes. Kaso, ayun, kinapos lang ng konti. Para sa inyo, sa mga players, sino yung pinaka nahirapan kayong member ng RSG kalabanin sa lane, sa si Nuts Kasi po nakagawa siya ng mga clutch play, lalo na yung napatay si Gelra, ng Brody si Gelra. Kung, last question, kung makakalaban nyo sila, I'm predicting PH versus PH final sa MSC, ano yung magiging message nyo sa RSG for MSC? Hello. Message ko sa RST, baka magkatapa tayo sa finals, antay niya yung bawi namin. Ganti lang api. Dugan mo ba? Hindi, yun lang. Okay, other side naman tayo. Sir Jonas, of Tidebreaker Times. Ayun, balik tayo kay Nats, no? Di naman mapagkakaila, malaking factor talaga siya kanina, nag-finals MVP pa.
Renz, given na katapat mo siya, sa tingin mo ano yung mga dapat mong ginawa or dapat na hindi mo ginawa nung matchup nyo? Or yung mga regrets lang kanina? Yung regrets ko kanina siguro nung dairot ako nung game na yun. Kasi sumubsob din kasi ako dun. Kumbaga dun nakarili sila yung RSG. Anong masasabi mo dun sa performance din ng bata? Kasi parang second season niya pa lang to, tapos ikaw veteran na. Ayun, ano lang masasabi mo sa performance niya ngayon? Magaling siya kasi bata pa, di pa naglalaking dali. fresh. Fresh pa eh, gutom na gutom. Ayun, Coach Pakbet, tapos anong masasabi mo naman dun sa... Kanina nakita natin ng huli, talagang si Ryzen, lumaban talaga siya. During Lord Fights, talagang pinipilit niya kunin. Coach, ano masasabi mo dun sa performance ng bata, given na first finals na to? Masasabi ko dyan kay Ryzen, sobrang proud ako dyan kasi sa lahat ng ano namin, sa lahat ng scrims namin, hindi masyadong maganda yung mga performance niya, pero nung umasok yung playoff, sobrang gaganda ng performance niya. Siya siguro nagdala sa amin sa Grand Finals dito sa sa playoffs. And sobrang thankful ako kay Ryzen. Thank you. So may questions pa ba from the left side? Good? Sige. Basic Calvin lang. From One Esports. Boss, congrats sa MSC. Abang namin kayo. Chuck, pwede bang makunt ko mamaya? Yung sinabi mo kanina, ang lungkot 5 minutes lang. Pwede ba sabihin yun? Pwede. Ayos. Good. Nice one. Hindi, kanina nabukit mo kay Ryzen. Ang lungkot, 5 minutes lang. So, okay lang ba yun? Sabihin ko lang. Para on record. Bali, pag malungkot kayo, dapat na oras yun. Dapat mga 5 minuto lang. Yo. Pag lumagpas. Isama ang overtime. Yo. Thank you. Thank you, Sir Calvin. Sir Carlos, maybe have... Okay, so Omega, I mean, it's a tough loss indeed. Question for that would be, how would you describe RSG, sina Coach Panda, yung playstyle nila? I mean, para sa inyo, what made them such an impressive team to watch or to play? Hello. Sa akin, kaya... Sobrang lakas din ng Team RSD ngayon, syempre, dahil na rin sa paglilid ni Panda. Kasi naging coach ko rin siya before, talagang sobrang disiplinado niya. Tsaka sobrang higpit. And yung mga players na nakuha niya, talagang sumasakto dun sa niya, pagiging workaholic. Kasi masisipag din eh. Puro mga bata pa, tapos lahat gutom. Kaya walang ibang... Ang ganda rin yung naging run nila kasi... Meron silang system na ginagawa nga na nagtuloy-tuloy hanggang playoffs na dumating na sa point na perfect na nila yun. Kaya ang hirap na tapatan. Yun yung sabi ko. And then yung second question ko would be, so kanina, so syempre naglaban kayo sa TNC. And then of course immediately you went against RSG. So would you say na is fatigue a factor or yung pagbasa nila sa playstyle nyo, would that also contribute kung bakit kayo talo? Hello? Sa akin, siguro yung pagod hindi siya ganun malaking factor. Siguro mas malaking factor dun yung napanood nila yung game namin and naka-prepared sila sa mga gagawin naming strategy sa kanila. Kaya, yun, pang-expect na nila yung mga pick na gagamitin namin eh. Talagang kabisado na nila kalaban. Kaya, nung late na kami nagpalit eh, parang iniba na namin yung tempo ng drop. Yun nga lang sa, parang tinapos pa din. Okay, I think some more questions from Sir Ed. May question ako about game 2. Sobrang ibang-ibang gameplay yung ginamit ninyo nung game 2. Ano yung idea niyo, coach, dun sa draft na ginawa niyo nung game 2? At bakit ganun yung nangyari? 2 kills lang all throughout the game. Tingin ko yung game 2, ang boring kasi kalaban ng RSG. Kaya
Kaya wala masyadong team fight kasi puro objectives sila. Kaya ginawa namin yung ginawa nila. So nag-objectives lang kami, bumasag lang kami ng tower. Hindi sila nagko-commit eh. Hindi sila nagko-commit na lumaban. Inaantay nila kami magkamali. Pero kami din kasi na-disiplina rin kasi kami na hindi kami magko-commit eh. Na ano, na magkamali. Kaya sabi namin, kahit 2 goals lang, kaya tapusin. Yun lang. Could we expect something similar in the MSC? Or is it, i-add nyo ba ito sa arsenal nyo yung ganitong klaseng strategy? Because it's totally different than the normal gameplay of Omega Esports. Siguro pwede. Pwede rin namin i-add dyan. Kasi ano yun eh, parang ano siya, dito. Parang blacklist style yung ano nila eh. Parang blacklist style yung ano nila eh, yung team play nila. Na mag-objectives lang, babasag ng tower, tapos pag nag-commit yung kalaban, lalaban kayo. Kasi lugi sa inyo eh. Pagalingan talaga mag-retry. Pag nakuha mo yung turtle, lamang ka. Pag di mo nakuha, talo ka sa clash. Tapos may mga pipita sa inyo, maswerte kayo pag may pang-out kayo. Last question. Saan yung mairarank yung RSG sa pinakamahirap yung nakalaban? Given na nag-MSC na kayo last year, tapos na grand finals kayo 2 times, pang ilan sila sa pinakamahirap yung nakalaban ever? Siguro kung irarank ko yung RSG, tapos yung blacklist kasi nakalaban namin eh. Pero siguro mas mahirap yung RSG ngayon kasi sobrang galing ng mid nila. Lalo si Demon Kite. Ang hirap niya ano, ang hirap niya predikin kung paano siya mag-call. Kasi minsan umaout sila eh, yung mga play nila. Minsan umaout sila, minsan biniburst nila yung Lord. Kaya ayun rin siguro yung titignan namin pag nakalaban namin yung RSG, yung mid nila kung paano gumalaw. Napag-aralan din kasi kami nila eh. Kasi may labang kami sa TNC, kaya siguro alam din na nila yung mga gagawin namin. Any more questions from our media here before we move on to our media friends online? So Keith, wala nang questions from our online media or no questions from our online media? Okay, so I guess we can wrap this up. So thank you so much, Omega. Congratulations ulit. Napakalagang laban kanina. Actually, hindi kami makahinga dito. Congratulations and good night. Magpahinga kayo and good luck sa MSC. Thank you.